balik tayo dun sa training natin, naka-create na tayo ng sidebar widgets. And so last, yung paano mag-i-link yung Facebook page mo. Okay? Ang gagawin natin niyan ay pupunta tayo sa, okay? So pwede nating tanggalin 'to. I-unlink natin yung Google Plus at papalitan natin siya ng Facebook page. Okay? Yan. Punta tayo dun sa Facebook Developer. So dun sa plugin buttons. At hanapin natin yung ito, page plugin or like button. Yon. Ayan siya. So, tagit lang. Ayun. So, ikaw kung gusto mong maglalabas yung mga post mo, ikaw. So, yan. Ano ka lang. Experiment mo lang kung ano yung gusto mo. So, kung gusto mong lalabas dito, magsushow yung post mo dun sa timeline, pwede ilagay mo dyan timeline. Pwede mo rin, kung ayaw mong pakita yung mga nag-like ng sa page mo, pwedeng yan, tanggalin mo yan. Yan lang siya. So, dito gusto ko ipakita lang. Okay. Pagkatapos yan, kukunin mo yung code. Okay. Kailangan mong code na ilagay dun sa sidebar widgets na yun. Yan. So, ito yun. Dun dito sa step 3. Kukunin mo siya. Punta tayo dun sa sidebar natin. I-add natin yung, hanapin natin yung HTML or Java. Yan. Add mo lang yung, ano mo, yung code, save, or lagyan natin yung follow us on Facebook. Or like us on Facebook, follow us on Facebook. Ikaw kung anong gusto mo. On Facebook. Okay. So, tanggalin ko lang yung sa Google Plus ko kasi ayaw ko. Gusto ko palitan ng ano, ng sa Facebook ko. Save. Ayan. Balik tayo dun. Ito naman, kailangan mo siyang ilagay doon sa, okay, natin, follow natin, di ba? Ito naman, kailangan mo ilagay doon sa template ng blog mo. Ako, meron na ako, pero para alam mo lang, so, yung sabi dito, ilagay mo yung, okay, itong JavaScript ng page mo, right after the opening body tag. Okay. So, copy mo lang yan. Copy. Punta ka dun sa template mo. Yan, template. Edit HTML. Yan. Diba pagkatapos daw ng body. So, pwede mong click dito. Control F or search. Body. Diba? Ito yun. Slash body. Yan. Enter. Ito yung body. Wala na. Head na lang. So, wala na yata yung body bago na siya. So, pwede mo siya ilagay dito. After ng head, lagay mo siya dyan. So, since ako, meron na ako, pwede mo ito, save mo. Save template. Save. Okay, so pag may na-receive kang message na ganitong error na to, error parsing XML, so hanapin mo yung line na yun, 668, ayan, dito, so dagdag mo lang AMP, ayan, subukan natin, okay?
Ayun, nawala na siya. Then, refresh natin yung page natin. Ayun. Yun na siya, di ba? Okay, so, ayan. Pwede ka na ngayon mag-create ng create ng brand, makapag-share ng yung content, at ma-direct yung customers mo or prospect mo dun sa pinopromote mong business or offer. Okay, so ikaw na yung mag-ano, okay? Ikaw na mag-customize kung anong gusto mong, paano mag-show yung header, right? Pwede nating i-cover yan sa next na training video. Okay, medyo man napahaba yung training na to, kaya ko-cover natin yan sa next training video, okay? So, go ahead and create your blog now. Okay, gamitin natin itong isang very powerful tool, itong free blogger. Okay, gumawa ka kagad ngayon. At mag-umpisa ka mag-create ng brand, umpisa ka magpadala ng mga prospects mo para maraming makakita sa offer mo. Okay? At isang advice ko lang, pag gumawa ka ng blog, wag puro sales pitch. Okay? Mag-create ka muna ng relationship. So, provide ka ng mga valuable content, and then, after that, dagdag ka na ng saka ka mag offer or saka ka mag offer ng business mo. Okay? So again, this is Francis Cervandi. I hope may natutunan ka sa video na to. At kung meron kang gustong i-cover na other topic about blog, creating a blog, or about online marketing, comment ka lang dyan sa comment box sa ibaba. At okay, so see you next time. See you next sa new sa next video, okay? Bye.